look, kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do with it. Estasyon ganun rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya, may police dyan naglalaro, out sila lahat. Pabarilin ko kayo. I'd rather do it in public. Kaya ako, disgusted yun. Na-engineer nga rin, ni-attend in town of seminar sa DSWD. Siguro, wala yata na akong iyan ba? Sige, suksok ka ng bulsa-bulsa. Kaysa mo ko'y magtuo pong yawa nga na ako magdagbang. Na, yan nga magdagagbalang. Anong pundak po naman ninyo? Be? Ang iyan na nang... I address my... The last time, I address myself sa fiscal. Incredible mag-usap sa engineer, magdagbalang. Anong usar mo pwede doon? Anong hindi mo siya magdagdag ka? Magdagdag ka na malagbalang. Anong magdagdag ka mag-usap mo? Unless buaw ng imong istorya. Sumubra eh. Sumubra ang putang ina niya. Sumubra talaga. May 5 days, Mr. President. Better fix government. Ako loyal ko sa imo. Do not worry until the very end of your term, but please do something about it. Magyuwak kadungong na ako nga nireklamo ko sa imo, nangayo ko sa imo, wala tanan. Kani, you have to do something about this. Wala namang kulag polis na tarong. Naalay mga pipila katambaluslos, tawag anas, binisaya nga. Ipasubo sa inyong tao, di man kang mapriso na nga tos gawas o gaway sa tungod sa usa ka bala lang naghamang warta. Mingon sila kung sabo ng mga driver, basin. You know, in every police component, pasan ang Santa Ana Patrol, San Pedro Patrol na agi na intelligence unit niya. Mawawala ang padlock niya. Damit ko lang at tsokolate, yun lang ang laman niyan. So chocolates for taking out? Grabe! Grabe na to! Nabuksan? Tang nila! Yeah. 17 kilos, naging 7 kilos. Wala na? Ay, nasa yung lock? Tang nila! Ah, sa media! Media, dito kayo! Ito, ako,
Tanim Bala, swap na negosyo sa NAIA. Dahil sa Tanim Bala issue sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan na OFW o kaya sa mga Pinoy at banyaga na pasahero sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport ang nahintakutan na sila ay mabiktima ng mga nagtatanimbala sa kanilang mga bagahe. Halos sa araw-araw na balita sa pahayagan o mapatelebisyon o social media ay talagang nakakabahala ang mga balitang ito. Kapag ikaw ay nahulihan ng bala, ikaw ay maaabala at hindi ka agad makakaalis sa NAIA o kaya ikaw ay makulong at makasuhan pa. Pati ang ating mga kababayan na mga artista o mga prominenteng tao sa ating lipunan ay nababahala na rin. Kaya paalala sa mga kababayan natin na ginagamit ang bala na agiman na dinadala nila. Ito ay walang isa kapag ikaw ay napunta sa NAIA at nahuli ito sa iyo. Ngunit may magandang epekto ito sa mga ilang kababayan nating negosyante. Dahil para ikaw ay huwag mataniman ng bala sa iyong mga bagahe, ay kailangan mong balutin ng plastic o tela ang mga ito. Katunayan, sa loob mismo ng NAIA ay may naglalagay ng plastic sa mga bagahe na nagkakahalaga ng 160 pesos para ikaw ay iwas sa tanimbala. At pati sa social media, pinagkikitaan din ito. Nakakatuwa mang tingnan ang mga ito na only in the Philippines lang nangyayari ay nakakabahala pa rin ito at nakaka-epekto ito sa ating ekonomiya at bansa. News from Philippines. Oh, mga pare, buti naman nandito kayo. Pare, painom mga tubig oh. May mineral water ba kayo dyan? Nauuhaw ako eh, tsaka mainit. Mainit na nga panahon. Mainit pa ulo ko. Wala kaming mineral water dito. Holy water iniinom namin. O pare, ano ba nangyari? Lintik na mga opisyal yan ng mga ano, yung airport na yan. Paalis ako, papuntang Paris, pare, para lang mag-shopping. Boboarding na ako eh. Bigla ba naman akong hinabol nitong opisyal ng ano, ng airport? Sabihin ba namang, Sir, merong bala yung bagahe ninyo. Hindi kayo pwedeng umalis. Init ng ulo ko eh. Mabuti na lang nandun si Daddy. Para lang hindi ako mabihain sa pagsashopping ko sa Paris, binayaran na lang namin sila ng ano, 3 milyon. Para paalisin lang kami. Mga hinayupak talaga oh. Ah! Ganyan din ang ginawa sa amin ng mga hinayupak na yun. Papunta kaming London ha, pare. Mga pare, papunta kaming London para lang kumain dun sa number 1 na restaurant dun. Naka-check-in na kami. Bigla kaming hinabol nitong opisyal ng ano, ng airport. Sabihin ba namang, Sir! Yung hand carry ninyo may bala. Anak na yung tipakalong bala. Mabuti na lang, kasama ko rin si Daddy. Binayaran na lang namin sila na 10 milyon para lang hindi ma-delay yung flight namin. Matindi. Matindi talaga ang mga hayop na yun. Nabiktima rin ako ng mga buwisit na tanimbala na yan eh. Pero wala silang nakuha sa akin. Naked team. Yung nagtanim ng bala doon sa bagahe ko, pinagsasampal ng supervisor niya sa harap ko at sinisante doon mismo sa harap ko. Tatanga-tanga eh. Kalokohan. Ano bang bala na huli sa'yo? Ito. Aba to, bala ba to ng VHS o Betamax? Papanoorin ko sana eh, kaya may popcorn na ako. Hayop na to ah.
Hindi na ubusan ng bala. Siguro mga taga NAIA rin itong mga to. Saan na ba yung kumpare ko? Oh, hello pare. Anong balita? Hello pare. Napa-encuentro ako eh. Nasaan ka na ba? Nilagyan na ba ng bala yung bag mo? Oh, pare, ang gagaling nga nila eh. Balot na nga itong bag ko, nataniman pa nila ng bala. Mga magician yata sila eh. Dalihan mo na, pare. Kailangan ko bala, naubusan ako eh. Oh, pare, pero may problema. 20,000 daw isang bala. At saka may kulong ako, isang linggo. Ganun ba, pare? Mga hayop talaga. Mga swapang, mga buhaya. Sorry, pare. Mga mamatay ka na dyan. Hindi na ako aabot eh. Pero hindi bali, pare. Pilipino ako. Mamamatay akong lumalaban. Pero pare, may sasabihin sana ako sa'yo. Pakisabi na lang kay kumare. Namahal na mahal ko siya. Ha? Ba't mo pa ako papatukan? Eh, naubusan din ako ng bala eh. Tutok-tutok ka, wala ka rin palang bala. Sige na, balik ka na lang pag may bala ka na. Hello, mare. Oh, matatagalan pa rin si pare eh. Punta ako dyan sa kondo nyo mamaya. Dala ko foods. Oh, kain tayo, dessert.